Iska na kami dito guys sa buong area gamit ang ating Maria Tech. So manood lang kayo dyan para sa update ng ating video. Ayan, welcome back po sa ating channel guys. Ito kami ngayon, nag-i-scan kami around somewhere in Misamis Oriental. Nag-i-scan kami dito guys dahil mayroon ditong living witness po guys. Ang tatay nitong aking kasama nasa, ayan, tagiliran ko guys, yung kasama ko dyan. Meron siyang tatay na nagsabi na panahon ng gira ay dito dadumaan yung mga hapon, na ang dami-daming hapon guys nagdaan dito guys. Tapos itong ating iniskan ay meron siyang old wheel o yung atabay kung tawagin sa Bisaya guys. Yung old wheel naman dito guys ay nandito pa sa aking bandang gilid. Ayan, circulan ko na lang dyan. Diyan po yung atabay kung tawagin, yung old balloon. Diyan daw yung nag-iinom yung mga hapon nung panahon ng gira guys, sabi nung tatay nitong ating katiits. Tapos may dala-dala daw yung mga hapon na mga ammo box o di kaya yung mga box talaga na mga maliliit na box. Pasan-pasan daw po sabi ng tatay nito. Tapos nung umalis na yung hapon guys, biglang nawala yung atabay dito o yung old wheel kasi nga tinambakan o tinabunan guys. Ayan, nawala yung atabay dito, tapos nilagyan ng tinamnan ng kawayan guys. Kaya kung mapapansin nyo dito sa bandang itas ay merong mga kawayan dyan. Ayan, merong mga kawayan dyan. Tapos nung dinetect ko naman siya gamit ang ating TFR locator at saka ating Jibra radar, hindi lang nakuna ng footage dahil nga drone itong na nagkuha sa atin ng footage guys, naka drone ito guys. So nung dinitik ko siya ng TFR at saka yung Jibra radar, dito talaga ituturo sa ibaba itong iniscan natin gamit ang Maria Technology. So ang nagiging result naman guys ay positive po siya, na meron siyang metal content o metal object sa ilalim. Meron siyang siya guys, 8.74 meters deep. Tapos nung tinanong ko naman yung may-ari, yung kasama natin dito, ang sabi niya ay talagang dito, hindi ako nagkakamali, dito yung old wheel na itinuturo ng aking itay nung buhay pa siya, dito niya tinuro. Tapos guys, nung kalaunan guys, last year lang guys, ay may nagpunta ditong mga sundalo at tinanong saan yung old wheel o yung atabay. Tapos hinanap guys, yun nga tinuruan ng may-ari, dito daw yung dito sa iniska natin. Sabi nung sundalo ay babayaran po daw sila ng 15,000 para lang po mahukay yung atabay na yun. Tapos yung may-ari naman, hindi niya tinanggap yung 15,000 na alok para po mabakho yan. So ngayon nakita niya yung mga vlog ko, nakita niya yung mga vlog sa LTHP TV at sa YouTube channel natin at sa Facebook. Kinontak niya ako guys. So ngayon nandito ako ngayon sa area guys. So sa lahat ng aking na-scan dito guys, mga 5-6 o di kaya 4 siguro yung mga na-scan ko dito guys sa buong area niya, ay talagang may positive na isa. So buti na lang may nagkaroon ng positive na isa itong iniskan namin. So keep on watching na lang, papakita ko na lang sa inyo yung iba pang area nito na
pinuntahan namin. Meron din mga positive sign na pinuntahan namin, guys. May mga pagong, may turtle siya. Tapos, dalawang turtle ang nakita namin dito. Tapos, yung dry creek na sinabi nilang may sign daw. Tapos, yung isa. Iba't ibang, ano guys, iba't iba ang sitwasyon dito, guys. May panaginip daw. So, pinuntahan talaga namin, guys. Keep on watching na lang at tignan nyo na lang dyan yung mga sign na pinuntahan namin na naging negative naman po sa ating scanning. Ingat, yeah. Let's continue. So, kanina yung nakita nyo guys sa drone footage ito. So, itong lugar guys, nakita nyo naman kanina na talagang positive siya dahil sa history. Pero ngayon, sasabihin ko sa inyo, positive talaga siya sa ano naman, sa 3D image naman. Ayan, papakita ko sa screen yung ating image. Ayan po ang image result. Ayan po ang malaking item dyan, kaso lang meron naka-awil dito guys. Sa tingin ko dyan, ayan yung mga bumba o di kaya mga helmet, buto ng tao, tapos may mga espada sila. So, ganun, magiging metal element din ang nandyan. So, ito yung pinaka ano guys, nasa 8.72 meter siya. So, abangan nyo sa ating part 2 ng ating video, kung imbitahin nila akong pabalikin dito guys, isasama ako sa operation, so makikita din ninyo ang part 2 nitong ating video. Ayan guys, continue tayo, keep on watching na lang dahil maglalakad tayo sa kabundukan, pero hindi naman ito masyadong ano guys, bundok. Ayan, so lalabas na kami dahil meron pa kaming titignang isa pang site. So, mula doon sa iniskan namin kanina guys, doon sa ibaba, yung may positive na treasure doon sa old wheel o yung atabay. Ito naman sa itaas, sa bandang west, 100 meter distance, ito yung nakita namin na sinabi nilang pagong. Pero nung tinignan ko siya, para siyang palaka guys na nakadapa, na ang ibig sabihin, ang treasure is on the old wheel. So nandoon po sa atabay po guys, sa ibaba. So talagang aksidente ba o talagang sinadya ito ng Japs? Kasi nga nakadapa siya yung ulo niya, pero nakatingin naman doon, kinumpas ko siya papuntang east. Ayan, 90 degree going east, 100 meters estimated lang po yan guys. Pero sa tingin ko ay legit itong bato na ito. Nakadapa siya eh. May mata naman siya, may nguso. Kaya lang yung ating kameraman ay hindi masyadong nakunan o hindi masyadong nilapitan niya yung
palaka na yan. Palaka ang tingin ko dyan, hindi turtle eh. Tapos yung ano siya, nakadapa siya. Yan, nakaturo po yan doon sa east, yung iniska nating naging nag-positive guys. So, syempre, sinubukan din namin yan dyan. Baka may giveaways dyan, pero yung nga, yung ulo ng palaka ay may butas na. So, binutasan na, ayan no, may butas siya. Tapos, ang liig naman niya, may guhit. Kung mapapansin nyo, ayan, may guhit yung kanyang liig o may tabas na. So, ibig sabihin yung tabas niya is treasure, ano siya, recovered sa area na yan, yung may palaka. So, ibig sabihin, yung giveaways dyan, yung butas sa ulo niya, dyan nakuha yung giveaways. Yung butas naman dyan, kasi yung dalawa kong kamao pag ipasok dyan sa butas na yan. So, ibig sabihin, dalawang kamao ang mapasok dyan. Ibig sabihin, may tatlo o limang bars na giveaways dyan na pwedeng ipasok dyan, guys. So, tinest ko siya gamit ang ating TFR. Wala naman siyang mahagip dyan, kaya hindi na namin yan iniscan. So, talagang isang counter sign yan. O yan yung nagtuturo doon sa bandang ilog, yung may atabay. Timbuak. Timbuak. Sa timbalhin na sa libuna. Anong tong kartada ang ating parkingan? Ya. Dito? Wala dito diha. Pero dito lang. O, ayan guys, tapos na ang ating exploration ngayon guys dito sa Misamis Oriental. So, nagpapasalamat ako sa inyong panunood at pagsuporta sa akin guys. Please like and share this video para makontinue po ang aking mga vlogging. Nagpapasalamat din po ako sa ating LTHP GC, sa group chat ko guys, sa Ronanian Group. Maraming salamat sa inyong mga kabro, mga ka-TH. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko napapangalanan dahil marami po tayo guys. So keep on watching sa mga kasusunod pang mga video guys. I-update ko rin kayo. Maraming salamat and God bless you all.